Bagyo sa Undas, anumang oras ay nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong tatawaging Rolly. Ito ang magiging panlimang bagyo ngayong Oktubre. Kumuha tayo ng update sa ating resident meteorologist, Nathaniel Cruz. Mantani, good morning. I am ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Good morning, Susan. Mga kapuso, posible pa pong lumakas ang bagyong papangalan ng Rolly habang papalapit sa bansa. Huling nakita ang sentro ng bagyo sa layo pang 1,705 kilometers east of Central Luzon, nasa may Pacific Ocean pa yan. At base sa track ng ibang meteorological agencies, medyo nagbago po yung kanyang track. Ha? Imbis na sa Bicol, ayan, makikita nyo mga kapuso, may posibilidad na dadaan lamang malapit sa Bicol at una siyang magla-landfall dyan sa may Quezon-Aurora area. At pagkatapos niyan, tatawirin ang Central Luzon bago ito lumabas ng papunta naman ng West Philippine Sea. Pero mga kapuso, lalakas pa po ito bago mag-landfall. Ngayon, ito ay isang tropical storm at sa wind map ng Metro Weather. Yan, makikita niyo mga kapuso, unti-unti yung kanyang paglapit. Lalapit dyan sa may Catanduanes, dyan sa may Camarines Norte, bago tuluyang tumama dyan sa may posibleng Northern Quezon o kaya sa may Aurora. Tatawid ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales o Pangasinan. At yan po, mga kapuso, sa Lunes po, posibleng mag-landfall yan. Ibig sabihin, pagkatapos ng Undas. At yung magiging weatherman, ngayon, wala pang epekto yung nabanggit na bagyo sa anumang bahagi ng bansa. Pero ngayong araw ito, pagdating ng hapon, may ulan na po sa halos buong Visayas at Mindanao. At yan ay may mga malalakas mga kapuso dyan sa may Davao region, Soccsergen region, maging sa Northern Mindanao at dyan sa Visayas, itong western side, lalo na yung Negros provinces. Kaya dapat maging IM ready, pwede pong magdulot ng mga pagbaha yung malalakas na ulan na yan. Hanggang katamtamang ulan naman ang maranasan sa ilang bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa may Cordillera, Cagayan Valley at Ilocos Region at ilang bahagi ng Central Luzon kasama na ang Calabarzon at Mindoro. May chance na rin ng thunderstorm sa ilang bahagi naman ng Metro Manila sa umaga, wala po ayan. Camanava area, maging Quezon City at Marikina, posible ang hanggang katamtamang pagulan pagdating sa hapon. At dahil pa rin sa malakas na northeasterly surface wind flow, delikadong pumalaot yung mga maliliit na bangka sa mga baybayin ng Ilocos Provinces, Batanes, Babuyan Islands at Northern Coast ng Cagayan. Susan? Mantani, magiging sinilakas ba ito ng bagyong Kinta o magiging mas malakas pa? Kasi kanina sinasabi parang magiging typhoon ba ito? Paano ba ito, Mantani? Yes, Susan. Yun yung possibility na pwedeng maging isang typhoon to. Si Kinta kasi typhoon din yan. At yan eh, kasi ngayon pa lamang, papasok pa lang siya, tropical storm na. So, habang nasa karagatan niya, papalapit dito sa atin, mataas yung tsansa, Susan, na ito ay maging isang typhoon. Kaya ngayon pa lamang, talagang dapat maging IM ready na. Hindi lamang yung tatamaan niya, kundi halos buong Luzon dahil malapit yan sa Bicol Region, malapit sa Calabarzon, at malapit din dito sa Central Luzon na Susan. Oh, Mantani, dadaan ba yan dito sa Metro Manila? Tingnan natin yung Susan, tingnan natin yung track niya at makikita mo, posible sa ngayon, malapit siya sa Metro Manila. Yan, makikita niyo po yung kulay orange na yan. Yan. Yung island yan, halos, yung ganyan kasi pwede pang magbago yan, Susan, ha? Kaya yung ngayon pinag-uusapan natin, dahil Lunes pa magla-landfall yan, kaya ngayon pa lamang ay Huwebes, meron pang tatlong araw na iba't ibang possibilities pa yung pwedeng maganap. Kaya ngayon pa lamang po, dapat ay nagiging I am ready na tayo, Susan. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.